Voy. Meron ka? Meron po. Sige po. Ang i-report ko po, Mr. President, ay yung mga clinical trials na ating isinasagawa at gagawin pa lamang. So, meron po tayong 7 clinical trials na isinasagawa. Next slide po ay ang una nating ipapakita. Next slide, please. Ayan po. Ito pong una kong pinapakita ay epekto na nung napag-usapan natin, yung sa ivermectin. Efficacy, safety, and effect on viral clearance of ivermectin among asymptomatic and non-severe patients with COVID-19. Ang proyekto po ay pangungunahan ni Dr. Eileen Wang, isang multi-awarded researcher na specialization ay pulmonary. No? At ito ay siya po ay konektado sa Philippine General Hospital. Ang schedule po ng implementation ay 8 buwan at magsisimula sa June 2021 kasi po itong Mayo ang ginagawa pa nila ay yung makuha yung ethics approval para dun sa kanilang gagawin at makapag-recruit ng mga tao o staff na siyang mag-a-administer ng clinical trials. At 6 na buwan po ang nakikita nilang haba ng panahon para makakuha nitong 1,200 adults na magbo-volunteer, 18 years old and above, asymptomatic and non-severe or mild to moderate. Ito po ang pinili kasi ang karamihan po ng pasyente natin talaga ay itong asymptomatic and non-severe. The project team is coordinating also with the Philippine Red Cross and other facilities para po dito sa pagkukuhanan ng mga volunteers. Ang DOH po ang nag-commit ng 22 million para sa ivermectin clinical trials and ito po ay inaasahan natin na makapagpo-provide ng data sa efficacy, safety, and the effect on viral clearance of ivermectin among asymptomatic and non-severe Filipino patients. Ang susunod po ay, next slide please, ay ito namang randomized controlled clinical trial para naman doon sa tawa-tawa. Ito pong tawa-tawa ay isang approved health supplement para sa dengue. Pero susubukan po natin sa COVID-19 at ito ay isasagawa ng UP Visayas at ang kanilang agreement ay with the Corazon Locsin Memorial Hospital po diyan din po sa Region 6 ano at ang aim po nito ay makita kung yung bang tawa-tawa na yan which is a spray dried extract na ngayon ay nasa mga kapsula na ay makakatulong sa mabilis na paggaling ng mga meron ng COVID-19. Ang tawag po dito ay adjunctive treatment. Kasi idadagdag lang ito dun sa mga gamot na ibinibigay na. 280 patients po at ang actually ang targeted start ng pag-administer ay May 5 which is today. Ang susunod po ay isang trial naman na actually malapit na pong matapos. Ito yung randomized trial para sa paggamit ng lagundi. Ito pong lagundi ay approved cap remedy, no? Pero sinusubukan po natin kung una, makapagpapabilis sa pag-recover ng ating COVID-19 patients at pangalawa, kung ito ay makakapagpababa ng probability na siya ay maging severe. Ano? In other words, mapigilan na maging severe. Ito po ay pinangungunahan ni Dr. Cecilia Maramba Lasarte, also ng UP National Institutes of Health. At bagamat 10 months ang kanilang plano dito, ay nakikita po natin na napabilis na rin. At yung target nilang 278 participants from 17 quarantine facilities, nakuha na po yung 278 na yon. Kaya inaantay na lang natin na magsagawa ng analysis para dito.
At yan po ay isang makatutulong din kung lalabas talaga na makakapagpabilis ng pagaling ng mga pasyente. Ito pong susunod naman ay itong nadidinig natin na BCO, yung Virgin Coconut Oil, adjunctive therapy din po. Doon naman ito sa mga hospitalized COVID-19 patients. Pinangungunahan ni Dr. Marisa Alejandria, also ng National Institutes of Health na UP Manila. At ang schedule po nito ay 12 months, ano, na nagsimula noong June 1 pa, 2020, up to May 31, 2021. Dapat po ito ay matatapos na sana, pero nagdaan kasi yung panahon na bumaba po ang admission ng severe cases sa PGH, kaya dumalang ang participants. Pero ngayon, dumami uli ang mga pasyente. Yung pong target 74 patients ay meron ng 42. So inaasahan namin na ito ay mapapabilis na rin. At malaking bagay po ito kasi yung pong virgin coconut oil, ayon sa aming sinagawang pagsusuri, yung tinatawag pong in vitro trial, hindi sa pasyente kundi sinubukan lang sa laboratorio kung ano ang epekto nito sa SARS-CoV-2, ay nakita na talaga siya ay may antiviral properties po siya. Sinagawa po yung study na in vitro sa Singapore. Wala po tayong facility para doon. At ito naman po ay mayroong isang katumbas din na study. Kung yung sa PGH ay sa mga severe cases, ito naman pong isinagawa sa Santa Rosa Community Hospital ay para dun sa mga suspect and probable cases. Actually po hanggang June 2021, pero November po natapos na ito, 2020. Doon po namin nakita na ang binigyan ng BCO ay mas mabilis gumaling ahead ng 5 days dun sa mga hindi binigyan. Pero ito po yung mga mild cases lang po ito. And then, meron din po tayong sinasagawang trial naman para naman sa melatonin. Actually, yung melatonin po para sa mga gustong makatulog. You know? At ito po ay sinasagawa ng Manila Doctors Hospital. At ito po ay para naman makita ang effectiveness or efficacy, improvement of survival, less need for intubation or mechanical ventilation, clinical improvement and recovery sa paggamit ng high dose melatonin as adjuvant therapy on top of the standard or empirical therapy in hospital patients. Ito po kasi ay ang volunteers po dito, ang patients ay yung mga severe cases. At ito po ay 17 ospital ang pinagkukuna ng volunteers. Sa ngayon ay 61 pa lamang out of 350 ang pasyente. And then ito pong panghuli, itong convalescent plasma as adjunctive therapy for hospitalized patients. Pinamumunuan naman ni Dr. Dion Tadeus Gayuran ng UP PGH ay sinasagawa na rin. At 12 months po ito. At ito naman inaaral ang efficacy and safety sa paggamit ng convalescent plasma as adjunctive therapy in preventing disease progression among hospitalized patients. Ito pong, siguro mas alam ni Dr. Ni Sec Pinko ito, yung convalescent plasma ay kinukuha dun sa mga dati nang nagkaroon ng COVID-19. No? So, yun po. So, kung makikita po natin dun sa susunod na slide, yun pong estimate namin na 8 months para sa ivermectin ay hindi talaga nalalayo dun sa duration ng ibang clinical trials. So, sa ivermectin, 8 months. Sa Tawa-Tawa, 11 months. Sa Lagundi, 10 months. Sa BCO, 12 months. Yung isa pang BCO, 14 months. At itong sa melatonin, 9 months. And then convalescent plasma at 12 months. Pagka dumami yung pasyente nagwo-volunteer, mapapabilis po ang pagtatapos noong trials. Yun lamang po, Mr. President. Salamat, Boy. Very informative.